Amen? Sige po, let's all stand up at let's continue to declare who we are in Christ. Okay, in Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabi mo sa katabi mo, blessing ka talaga sa akin. Okay, amen, hallelujah. Pamaya, pakainin mo ko, ha? Okay, sige, and then as we resulted po, tuloy-tuloy po tayo. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in. Sino po dito yung naniniwala na meron sinimula maganda ang Diyos sa buhay po ninyo? Amen, hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa akin si Lord. Ayan, may inaayos pa, okay? Kaya ano lang, patience lang. Okay, sige po, let's continue. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Alam niyo po, napakahalaga po that we should always be in not only reading, not only hearing, but studying and meditating. Kanina po napansin ko, ano po, may announcement si Dave about scholarship. Nung una ay marami ay may rewards. Yay! Lakas! Pero po sinabing, rewards ng education. Yay! Umina na po. Ano yun? Gusto nyo lamang po ba puro pera? Eh, ang pera po, nagsisimula po yan pagka napagyaman na po yung ating pong isipan. Ang pera po yung dumadami pagka napagyaman na po yung ating pong kaalaman. So, yun po yung sikreto. Huwag po ninyo sabihin, ano saan babagsak yung pera sa langit? Hindi po mangyayari yun. Ang pag-asenso po na nice na Panginoon po sa atin ay pag-asenso internally, papalabas. Okay, kasi po yung mga bagay na nahawakan mo lang na madali rin nawawala. Pero yung mga bagay na yung natutunan, yun ang makapagpapaunlad ng buhay mo. Okay? Not only spiritually, but also physically, but also emotionally, also relationally, and lastly, financially. Okay? Kaya ligligin mo yung katabi mo, sabihin mo, alam ko ng sikreto. Okay? Amen? Hallelujah. Sabi nga ni Dave, yun ang ating pong advocacy. It's not only about eternal life. Of course, we want all to have eternal life. Pero may future pa tayong dadaanan. Mga kapatid, gusto niyo ba yung future ninyo ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng struggle sa inyo pong buhay? Ayaw po natin yun, tama po? Kaya we keep on studying the Word of God, we keep on improving ourselves, we keep on excelling in our speech, we keep on excelling in our faith, we keep on excelling in our giving, para po magkaroon po tayo ng ever-increasing, okay, ever-increasing blessing, ever-increasing joy, ever-increasing grace sa ating po mga buhay. Amen? Okay, sabihin mo sa atin mo, naunawaan ko na. Okay, amen. Sige po, let's continue. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapons of the enemy shall prosper against me. For Jesus' blood covers me. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, COVID-free tayo. Okay, amen. Walang epekto sa atin yung mga Delta, Sputnik, mga kung ano-anong mga bagay na dumarating na yan. Amen. Hallelujah. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare blessings after blessing, wellness, health, long life, and satisfied life. Hallelujah. At lahat ng inyong mga diniklara ay mangyari sa inyo. In Jesus' name. Amen. Praise God. Sige, palakpakan na si Lord. Hallelujah. And we can be seated in the presence of the living God. Hallelujah. Alam niyo po, last week po, we talk about the new walk and new life. Alam niyo po, kung gusto po natin talaga ng tunay na pagbabago, kinakailangan meron po tayong babaguhin. Hindi po pwedeng mabago ang isang bagay na wala kang gagawin.
Kaya napakahalaga, ano po, gusto po natin mabago yung ating pong, kayo, kaya kayo narito sa Macau dahil meron kayong ginawa. Tama po? Kung gusto po natin na meron pa po tayong marating na ibang lugar, marating na ibang bansa, marating sa buhay, ay meron din po tayong gagawin at meron din po tayong babaguhin. Okay? So, sino po dito yung gusto talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay? All of us. Okay, kaya po tayo patuloy na nag-aaral. Pero minsan po, ang pagbabago para bang napakahirap. Ano po? Kasi po ang pagbabago is para po itong ano, isa proseso. Proseso, hindi po pwedeng pinlano mo lang ngayon, pinalangin mo lang ngayon na magbago ang sitwasyon mo, magbabago na kagad bukas o next week. Okay? So, ibig sabihin, dapat po maging consistent po tayo. Kung gusto po natin magbago ng ating pong isang area ng ating pong buhay, kinakailangan maging consistent po tayo sa pananalangin, maging consistent po tayo. Panginoon, ito talaga yung gusto ko. Sometimes sinusubok tayo na Panginoon, gusto mo ba talaga yan? Okay? Kaya napakahalaga na malaman po natin, maging seryoso po tayo sa pagbabago na nais ng Panginoon sa ating pong buhay. Huwag lang yung pagbabago ng kulay ng buhok, huwag lang yung pagbabago ng kulay ng cutix, huwag lang yung pagbabago ng ating kilay, okay? Dati makapal, ngayon gusto mo manipis na, okay? Huwag lang yung mga ganong klase ng pagbabago. Ang nais sa pagbabago ng Panginoon ay yung pagbabago uno sa lahat ay sa ating pong kalooban. Okay? Yung inner beauty ng bawat isa. Huwag lang puro paganda. Mga babae, gusto nyo magpaganda, okay? Dapat po ang mga kababaihan po natin ay beautiful inside and outside. Okay, yung inner beauty. Kasi po yung inner beauty, hindi po tumatanda yun. Lalo po siyang nagiging maganda pagka meron kang kagandahan ng kalooban. Di po ba? Hindi ka iniiwasan. Ikaw yung palaging nilalapitan. Ikaw yung palaging tinatawagan, hinihinga ng advice if you have this kind of inner beauty. Okay? At yun po yung malapit po sa Panginoon. Dali po sagutin ang kanya po mga panalangin kasi meron po siyang kagandahan na kakaiba sa iba. Okay? Ang kagandahan niya hindi lamang panlabas kundi pati sa loob maganda. Okay? Sabihin mo sa, kung babae ka, sabihin mo sa katabi mo, ako ang binabanggit ni Pastor. Okay? Amen? Okay? Okay? So we have to change the way we think. Kinakailangan baguhin po natin ang ating pong isipan. Baguhin po natin yung mga bagay na ating pong sinasabi. Okay? Kung tayo po ay palagi pong nagiging sarcastic tayo minsan, nakakasakit tayo ng kalooban ng ibang tao, and we have to change. Magbago po tayo. Okay? Kinakailangan baguhin po natin ang ating pong salita na maging encouraging. Hindi yung discouraging. Hindi po ba? Na pagka nagsasalita ka, tumatahimik ng lahat. Okay, kasi discouraging ka nga. Pero I believe na tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Amen? So sa ating po pagbabago, meron po tayong dapat na itapon at meron po tayong dapat na damputin. Ano po yung mga dapat po nating damputin? Patuloy po nating damputin na magagandang aral lang salita po ng Diyos para magkaroon po tayo ng panibagong buhay. Buhay na punong-puno ng kagalakan, buhay na punong-puno ng kapayapaan, buhay na punong-puno ng kasayahan, buhay na punong-puno ng pagpapala at pabor na nagmumula sa ating po Panginoon. Amen? Alam niyo po sa ating pong devotion kanina about yung sa 2 Samuel. Sino po nag-devotion kanina? Okay. Alam niyo po, sabi po doon, they wept until they cannot wept no more. Ibig sabihin, sila po umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak. Bakit po sila umiyak ng umiyak? Dahil po nakuha yung kanila pong mga anak, nakuha yung kanila pong mga asawa, hanggang sa wala na po silang mailuha. Okay, nakaranas na po ba kayo ganun? Iyak kayo ng iyak hanggang sa wala na kayong mailuha. Okay, natuyot na ang inyo pong luha. Ano po? Naging muta na siya. Okay, so ibig sabihin, nakakalungkot. Ano po? Minsan po, nangyayari po sa atin, pag dumarating po tayo sa mga bagay na ganun, humahanap po tayo ng mga taong sisisihin. At ang nangyari po, sinisi po nila si Haring David. Di ba? So, wala na sila magsisiyan. Hindi naman sila pwede magsisiyan lahat. Sinisi nila si Haring David. Alam niyo po ba, pagka dumaraan po tayo sa pagkakataon na tayo po wala na pong pag-asa, tandaan po natin palagi, si Kristo ang ating po pag-asa. Pag tayo dumaraan na para tayong hinang-hinana, si Kristo po ang ating pong kalakasan. Pagka tayo dumarating doon sa lugar na parang wala ka ng solusyon, tandaan po natin palagi,
na si Kristo po ang ating pong solusyon sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya wag po tayong mamawalan ng pag-asa. Ano man po mga pinagdaraanan na po natin sa ating pong buhay para pong hindi naging normal na ating pong buhay mula po nang magkaroon ng pandemic, nabawasan po yung ating pong salary, hindi po natin alam kung ano po mangyayari sa mga susunod pang mga buwan, naging alanganin po ang lahat po ng mga bagay sa ating buhay. Yung mga plano po natin hindi natupad. Tama po? Yung mga China bag po natin na nasa ibabaw ng ating double deck, hindi po natin na ipapadala. Okay? Praise the Lord. Hindi po ba? So, ibig ko sabihin, marami po mga plano, but let's just continue to put our hope in Christ. Amen? Hallelujah. Siya po yung ating po pag-asa. And then, to make this long story short, ano po nangyari sa kanila? Nabawi po nila uli yung kanila pong asawa, nabawi po nila yung kanya pong mga anak, nabawi po nila lahat ang kanila pong mga ari-arian. So, ngayon po, I declare to you, ano po yung mga bagay na nawala sa inyo during these past 2 years ay babalik sa inyo ng Panginoon. Amen? Just put your hope and trust in Him alone. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige, palakpakan mo na si Lord. Hallelujah. Palakpakan mo na sila dahil ibabalik po niya ang lahat po ng mga bagay na nawala na po sa atin. At since you have heard, sabi ito, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him. Alam niyo po, sa mga panahon ito, marami pa po tayo naririnig ng mga bago po mga cases ng mga COVID. At nakakatuwa po dahil sa Pilipinas bumababa, pero sa China, medyo nahihirapan po sila dahil na meron po bagong mga cases na lumalabas na kung saan. Nabasa ko nga last 2 days ago, doktor, mag-asawa, namatay sa COVID. At yung kanilang anak, orthodontologist ba yun? Orthodontist. Okay, ewan ko ano ba yun? Ayun, orthodontist, okay? Sangipin, okay? Nag-aano sangipin. And then, nahawahan din po siya. At ang nangyari po, siya ay tumalun po siya from 9th floor. Okay, so nakakalungkot po yung mga nangyayari. Pero nakakatuwa naman po yung nangyayari sa Pilipinas. Although na during, dumating po tayo sa panahon na nagkaroon po ng 22,000 na cases, pero ngayon ay mababa na po. Amen? And I believe sa bawat araw ay bababa na po yan hanggang sa masira po. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige, palakpakan po natin sa si Lord. At sa mga panahon ito, puro politika yung ating pong narinig. Hindi po ba? Kanya-kanyang bidahan, kanya-kanyang siraan. Okay? Pero isa pong bagay na dapat po nating pagpasalamat dahil narinig po natin ang ating pong Panginoong Jesus. Narinig po natin ang katotohanan tungkol po sa ating Panginoong Jesus. Narinig po natin na tayo po may kaligtasan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Narinig po natin na meron po tayong kabayapaan pagka tayo ay naki Kristo Jesus. Narinig po natin na tayo dating walang pag-asa ay may pag-asa na tayo ngayon dahil kay Kristo Jesus. Amen? Kaya po napakahalaga, ano po kaya yung kaibahan po nung hearing and heard. Okay, ano po kaya yung kaibahan nung narinig mo lang at pinakinggan? Para po yung meron po tinitingnan at meron po tinititigan. Okay, narinig nyo na po ba yun? Di po ba? So, ganun din po, kung meron ka na narinig, dapat ay patuloy mo pang pinakikinggan. Okay, iba yung bagay na narinig mo lang eh. Kasi ibig sabihin, narinig mo lang yun. Narinig mo lang na tsambahan, accidentally. Pero iba yung patuloy mong pinakikinggan. Ibig sabihin nun ay nais mo na mas lalo mo pa siyang maunawaan, na mas lalo pang maibaon sa iyong puso yung mga bagay na iyong pinakikinggan. At napakahalaga na patuloy po tayong makinig sa mga salita po ng ating Panginoong Jesus, because Jesus is the living word. At habang pinakikinggan po natin siya, ay lalo po tayong nagkakaroon po ng buhay. Lalo po natin nararanasan ang kanya pong pag-ibig, lalo po natin nararanasan ang pag-asa na sa kanya lamang po magmumula. Okay? So, narinig po natin ang katotohanan sa ating Panginoon. Ano po kayo yung kahalagahan pagka narinig po natin palagi ang katotohanan na mula sa ating Panginoon? Unang-una sa lahat, nagiging matalas po yung ating pandinig sa mga kasinungalingan ng kahaway. Okay? Kasi po pagka hindi po natin narinig ang tinig ng katotohanan, ng salita po ng Diyos, madadaya po tayo ng kaaway. Diba? Kaya po inuulit-ulit po natin palagi of who we are in Christ. Otherwise, baka mamaya sumingit ang kaaway at sabihin, totoo ba yan sinasabi mo? Di ba? Kahapon lang, nakita kita eh. Okay? Abanggitin na yung mga bagay na pinaggagawa mo. Okay? Amen? Kaya po napakalaga that we should always be remembering who we are in Christ. Pero hindi po tayo titigil doon. We will continue to expose the lie of the devil that we may have a life of joy and victory that we can
be only accomplished as we continue to learn about Jesus. So, ibig sabihin, let's continue to expose ano po ba yung mga kasinungalingan ng kaaway sa ating po mga buhay para hindi po tayo malinlang at higit sa lahat para po tayo magkaroon ng katagumpayan sa ating po pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung gusto maging victorious Christian? Amen. Amen. Ayaw po natin ng Kristiyano na lulugo-lugo, di ba? Marang naghahanap palagi ng pataka. Okay? Sakali, okay? Amen? Hallelujah. Yung iba, matitindi. Talagang chinecheck pa nila minsan yung mga parking meter kung may may pisong na nakalimutan kunin. Okay, ngayon, dalas na po, card na po, tama po? And then, throw off your sinful nature and throw your former way of life which is corrupted by lust and deception. So, sino po dito yung nagtatapo ng mga basura minsan na, ano, yung mga basura po natin sa bahay araw-araw? Pagka tinapon po ba natin, binabalikan pa po ba natin? Di na, basura na eh, di ba? So, ganun din po ang ating pong buhay. Ang buhay po natin, nung wala pa tayo kay Kristo, ay parang basura. Kasi po, hindi po tayo pag-aari ni Kristo. Tayo po'y pag-aari ng kaaway ng ating pong Panginoon. Ang ating pong nature ay kakaiba. Ang ating pong nature is sinful nature. Okay? So, meron po tayong kalikasan na hindi po kaaya-aya sa paningin ng ating pong Panginoon. At ganun din po yung ating pong pamumuhay. Kung babalikan po natin ang ating pamumuhay, if we will be honest with ourselves, hallelujah, maaari po nating balikan. So, tanungin ko nga po kayo, anong buhay ninyo 5 years ago? Ngitian na lang. Okay? Di po ba? So kung makikita po natin ang buhay po natin na wala pa tayo kay Kristo Jesus ay punong-puno po ng kadiliman, punong-puno ng kaguluhan, di ba? Hindi ka makanti. Di ba? Pag nakanti ka, di ba? Matindi ang ganti na abutin niya sa'yo. Di ba? Di ba? Ganun tayo noon eh. Hindi ka pwedeng pagsabihan. Hindi ka po pwedeng maturuan. Hindi ka pwedeng i-correct. Di ba? Sino ka ba? Ba't tuturuan mo ako? Mas marunong pa ako sa'yo. Di ba? Ganun tayo. We are so proud of ourselves. Napaka-yabang po natin. Di ba? At kaya po napakahalaga that we should also change our former way of life. Patuloy po tayong magbago. Interesado ka lang sa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Pero wala ka interes sa mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos. Ang pera mo para sa'yo lang yan. Ang oras mo para sa'yo lang din. Diba? Wala ka panahon para ibigay ang oras sa Panginoon, samantalang siya naman ang may bigay ng buhay mo. Pero ngayon, since we learn about Christ, meron na po tayong natutunan, iba na ang klase ng pamumuhay po natin. Amen? Hallelujah. Alam niyo po si Lazarus? Si Lazarus po, siya po ay namatay. 4 days na po siyang nakalibing. Pero tinawag po siya ng ating po Panginoon. At ibig ko sabihin, siya po ay muli pong binuhay ng ating po Panginoon. Sabi niya, Lazarus! Come out! Okay? So medyo mahaba pa eh. Sa Greek, ang sabi doon, kume! Kume. So ibig sabihin, labas! Labas ka dyan. At lumabas si Lazarus, siyempre, balot pa yun ng mga, kanyang damit na patay. Yung grave clothes. Okay? So during that time siguro, ang kanilang damit na pangburol na yung mga patay, talagang binabalot po sila. Pagka balot ka ng grave clothes, di ba nangangamoy? Nangangamoy po siya kasi 4 na araw na po siyang patay. Kaya sabi ng Panginoon ay tanggalin yung mga nakabalot na damit kay Lazarus. Okay? So bakit po kaya ginawa ng Panginoon? Unang-una sa lahat, nangangamoy. Di ba? At ikalawa, hindi po siya makakilos dahil sa kanya pong dahil po sa nakabalot po sa kanya pong katawan. So ganoon din po ang bawas po sa atin. Kinakailangan itapo na po natin yung atin pong mga damit na pagkamatay. Okay? Yung katulad ni Lazarus. Para po tayo ay, para hindi na tayo nangangamoy. Okay? Ibig sabihin, pagka ikaw ay lumalakad, meron kang samyo ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, nakikita ang liwanag sa iyong buhay. Okay, nakikita na ikaw ay nagbabago at patuloy pang binabago ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And then at the same time, para ikaw ay makakilos. Yung iba kaya hindi po makapagsilbi kasi suot-suot pa rin po nila yung kanila pong damit na nung sila ay patay pa. Tama? Kaya dapat ay
Itapon na po natin yon para po tayo maging malaya at tayo po yung maging malaya tumanggap lahat-lahat ng mga pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay? And instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. So ngayon ang tanong, paano kayang mapapalitan ng Espiritu ang ating pong mga iniisip palagi at ang ating pong mga pag-uugali? Paano kaya? Unang-una sa lahat, of course, we have to depend on the Holy Spirit for life change. Kaya nga po palagi po nating iniimbitahan ng banal na santong Espiritu na magbago ng ating pong isipan, magbago ng ating pong mga pag-uugali, magbago ng ating pong mga sinasabi. And then ikalawa, yung mga bagay na naririyan, hindi po yan mapapalitan hanggat hindi po natin sinusuko sa ating pong Panginoon. Kaya sinusuko po natin yung ating pong mga masasamang pag-uugali kung aamin ka. Pero minsan hindi po natin inaamin eh. Okay? Kung ano yung, Panginoon, alisin mo na yung aking pagiging matatampuhin. Panginoon, alisin mo na sa akin yung pagiging chismosa. Panginoon, alisin mo na sa akin yung pagiging mayabang, pagiging selosa, pagiging mapagmataas, okay? Pagiging proud, okay? Panginoon, alisin mo na sa akin yung pagiging gastador. Hindi pa sumusweldo, wala na, ubus na. Okay? Panginoon, alisin mo sa akin yung pagiging tamad. Aray ko, dami ng saktan. Okay? Di po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, meron po mga bagay na dapat na isuko po natin sa Panginoon at ganoon din naman pinapanalangin po natin na maging atin para po tayo magkaroon po ng pagbabago. Kasi po, mga bagay na hindi po natin papalitan ay babalik pa uli. Kaya po, kinakailan, meron pong kapalit yun. Okay? So, we have to renew our thoughts. Kinakailan, baguhin na po natin yung palagi po natin iniisip, baguhin na po natin yung ating pong pag-uugali. Okay? So ngayon, paano? Magdepende po tayo sa banal na santong Espiritu at sa salita po ng Diyos. Okay? Kasi po yung mga salita na narinig po natin ay mga salita misa na hindi po talaga nakapag-build up ng ating pong mga pananampalataya. Pero be patient. Habaan po natin at pasensya po natin. It will not happen overnight. Hindi po yung mangyayari ng nag-pray ka ngayon, bukas bago nilalang ka na. Diba? Meron ka ng halo sa ulo. Hindi po mangyayari yun. Okay? Mangyayari po yun. It's in the process. Nasa proseso po ang bawat sa po sa atin. Okay? And it's a lifetime process. Okay? Hallelujah. Praise God. And then, the very words, sabi nga ni ng ating Panginoon, the very words I have spoken to you are spirit and life. So paano tayo mababago ng banal na santong Espiritu ng ating pong isipan? Continue to fill your minds with God's Word. Patuloy po natin punuin ang ating pong isipan, ang ating pong puso ng salita po ng Diyos. Kaya po yung ingat po tayo doon po sa yoga. Ang yoga po iba po sa kanila. Sabi po na, meditation din naman yan. Actually po, yoga, it's another thing. Ine-empty mo yung isipan mo. At wala ka namang pinapalit. Ang mahirap nung pag in-empty mo yun, baka namang ibang espiritu ang umasok sa iyo. So kung i-empty po natin, ibig sabihin, palitan po natin, lagyan po natin ng salita po ng Diyos para hindi po mapasok ng mga kung ano-ano ang ating pong isipan. Amen po? Okay, praise God. So and then put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Okay, yan po yung ating pong goal. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. So ano po yung kasinungalingan? Kasinungalingan, simple lang po, kabaligtaran ng katotohanan. Di po ba? Ano po ang intention po ng mga nagsisinungaling? Unang-una sa lahat, ang intention po nila para sa sarili po nilang kapakinabangan. O kaya para makalusot. Okay? At ano po yung ano po yung kasama? Ano po yung kapatid pa po ng kasinungalingan, unang-una sa lahat, pandaraya. Di po ba? Mangungutang, ayaw na magbayad. Okay? And then, ano pa po? Half-truths. Okay? Katotohanan, pero kalahati lang yung sinabi. Hindi talaga yung buong katotohanan. Not the whole truth, but nothing but the truth. Okay? Kalahati lang. And then, ano pa po? Rumors. Okay? Yung chismis. Okay? Yung sabi-sabi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sabi-sabi, lalo-lalo na po ngayon dito sa Macau. Ano po, hinuhuli po yan. Kaya na po napakahalaga that we should be careful with what
we are saying. Okay? Alam niyo po, pwede po tayo magsinungaling sa ating pong landlady, pwede po tayo magsinungaling sa ating pong pamilya, pwede po tayo magsinungaling sa ating pong boss, pwede po tayo magsinungaling kay pastor, pero kahit kailan po, hindi po tayo po pwede makapagsinungaling sa ating pong Diyos. Kaya napakahalaga, ano po, na alamin po natin kung totoo ba yung ating po sinasabi o kasinungalingan lang para iligtas lamang po natin ang ating pong sarili. Okay? And then, tandaan po natin palagi, ano po, si Satan, siya po yung sinungaling. Satan is a liar. So, kung sino po yung palagi po nakikinig sa kanya at palaging sinasabi ang mga kasinungalingan, ay one day magiging kamukha niya. Kaya it's very important for us to always speak the truth. Kahit na minsan, nasa bahay ka lang, read the Bible, speak the truth. Bakit po? Kasi the more that we speak the truth, and the more that we hear the truth, is the more that we become more and more like Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi yun po yung trabaho po ng ating po Panginoong Jesus. Magsabi ng totoo at palaging makinig ng katotohanan sa kanyang Ama. So, kaya napakahalaga na po that we should always be hearing and speaking the truth always para maging kamukha po natin ang ating pong Diyos Ama na nasa langit. Narinig niyo na po ba yung, I believe narinig niyo na po yung kwento, is a very famous story. Alam niyo po, yung pastol na kung saan ay mahilig siya magbiro. At minsan yung kanyang biro ay hindi naman po maganda. Kasi po, sabi nung mga tao doon, pagka merong oso, sumigaw ka lang ng tulong, hingi ka lang ng tulong. At kami ay pupunta para ikaw ay tulong. Narinig niyo na po yun, ano po? So, gusto ko lamang pong ulitin, ano po? So, minsan itong pastol na ito, sabi niya ay sumigaw po siya. Tulungan niyo ako, may oso. Okay? So, yung oso is a wolf, okay, na kumakain ng mga tupa. So, dumating po yung mga taong bayan, pero pagdating nila, wala naman. So, ibig sabihin, niloko sila. So, sabi niya, so okay lang, nagpasensya sila. Sa susunod, ganun din ang ginawa niya ulit. Tulungan niyo ako, may oso dumarating, pero pagdating nila, wala naman. Okay? So, nangyari, no ikatlo na talaga na nagsabi uli siya, tulungan ninyo ako, mayroong oso. Pero nung ikatlo pala, meron na po pala talaga. Kaya lang, hindi na po siya pinakinggan dahil siya ay patuloy na nagsisinungaling. Akala nila siya ay nagsisinungaling pa rin. So ano po yung istorya? Ang moral of the story, ano po? Pagka ikaw ay palagi nagsisinungaling, minsan kahit nakatotohanan na yung sinasabi, ay wala nang makikinig sa iyo. At wala na ring tutulong sa iyo. Kaya napakalaga that we should always be speaking the truth. Okay? Hallelujah. And nothing but the truth. Okay? And then lying. So ano po yung lying? Lying misrepresents the truth. Ibig sabihin, hindi po talaga nai-represent yung katotohanan. And it destroys confidence. Nawawala po yung pagtitiwala. Nawawala yung pag-ibig. Nawawala yung security. Pagka palagi nagsisinungaling. At alam niyo po, meron po kaming unit na ibinenta po sa Pilipinas. Actually, 2020 pa yun, January. Okay? So, ito palang agent. Yung agent na ito, hindi ko pa siya nakita. Nakausap ko lang through telephone, through chat. At ang nangyari, nabalitaan ko doon sa may buyer, medyo niloko pala sila ng agents. So, bayad sila ng more than 500K. So, almost more than half a million. At hindi pala ibinayad doon sa capital gains. So, ibig sabihin, baka na-dispal ko niya yung pera, nag-gasot niya kung saan. So, ibig sabihin, nagsinungaling po siya. Kaya ngayon po, kami pong dalawa, ay nawala na po yung tiwala po namin sa kanya. Okay? At igit sa lahat, nawala na nga yung tiwala namin sa kanya, ay makakasuhan pa siya sa kanya pong ginawa. And then at the same time, yung kanyang lahat na pinagtrabahuan ay mawawalan po ng saisay. Kasi po, they have commission eh.
mawawala po ng saysay dahil sa kanya pong kasinungalingan. Kaya napakahalaga na po. At hindi lamang po yung bagay na yun, wala. Mawawalan pa rin po siya ng lisensya, mawawalan na po siya ng chance na makapagtrabaho dahil sa kanya pong pagsisinungaling na ginawa. Kaya po mga kapatid, meron pong consequences ang pagsisinungaling. Minsan, maliit na consequences, minsan malaking consequences, pero palagi po tayo merong pagbabayaran pagka tayo po ay nagsisinungaling. Okay? Kaya napakahalaga na, na tayo po that we should not misrepresent the truth. Okay? And then, lying po is leads a person astray. Naliligo po ang tao pagka tayo po ay nagsisinungaling. Okay? Kaya napakahalaga that we should always speak the truth. Then number three, it builds a wrong relationship. Ang inyo pong pagsasama sa mag-asawa, sa magkakaibigan, sa magpapamilya, pagka puro kasinungalingan, ang relasyon ninyo ay para kayong nagtayo ng kastilyo sa buhangin. Okay? Okay, nakunuhan nyo ha? Kastilyo sa buhangin. Di po ba? Parang ka na ganun doon, lulubog yun. Mawawala, mawawasak, mawawala ng halaga ang inyong pong relationship pagka ito po ay puro na lang kasinungalingan ang inyong ginagawa. Okay? Praise God. And then, and don't sin, sabi dito, by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong magsinungaling. Huwag tayong palaging galit. Okay? Because anger does not promote the righteousness of God. Ang galit ay hindi ito na ipopromote ang katuwiran ng Diyos. Okay, bilang mga anak ng Diyos, di ba, we should control anger, not anger controlling us. Hindi dapat galit na nagkocontrol po sa atin. Kasi po, tignan po natin ang kulungan. Ang kulungan ay punong-puno ng mga prisonero, mga nakakulong na naging dahilan ng kanila pong galit. Marami po mga tahanan ang nawasak dahil po sa galit. Marami po mga churches ang nag-split dahil po sa galit. Marami pong pamilya, marami pong korporasyon ang nasira dahil po sa galit. Okay? Meron po ba lang kapatid yan? Yung brood anger, B-R-O-O-D, yung brood anger, ibig po sabihin yan ay thinking deeply that causes sorrow. Okay, ibig sabihin, palagi po niyang iniisip yung kanya pong galit. Palagi po niyang minemeditate yung kanya pong galit. At ang nangyari, hindi niya po makalimutan. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin. Palagi niya iniisip yung galit na yon. Ano po? Pagka ganun, ang galit na nasa puso mo, you will always seek revenge. Palagi kang maghahanap para gumanti. Okay? Kaya, pagka nagagalit ka sa isang tao, give it to the Lord. Sabi ng Panginoon, revenge is mine. Ang pagiganti ay akin. Okay? Praise God. So, give it to Him. Kasi alam niyo po, akala po natin na sasaktan yung taong nakagalit sa atin. Actually, the more na iniisip mo yun, ikaw ang lalo nasasaktan. Di ba? Ang sakit talaga ng ginawa niya sa akin, Pastor. Hindi ko makakalimutan. Ako na nagluto, ako pa naghugas. Okay, yun lang, nagalit ka na ng todo-todo. Okay, amen. Praise God. Kaya po, alam nyo po, nakakalungkot po sa ating pong bansa Pilipinas. Yung galit, itinatransfer pa po nila sa susunod na generation. Hindi po, ako po, wala po akong pinapanigan na politiko, ano po. Pero meron pong isang presidente, na nagtatag ng martial law, okay, na kung saan ay patuloy po nilang inuukilkil pa yung mga nakaraan na at ibinabato doon sa anak. Hindi po ba? Kaya po hindi po, wala pong pagkasenso ang isa pong bansa na kung saan ay namumuhay sa hindi pagpapatawad. Okay? So kung sa ating pong bansa ay namumuhay hindi pagpapatawad, dapat maputol na po yun sa ating pong pamilya. Para wag na po tayong mahawahan ng mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng kaaway sa ating pong buhay. Amen? And then, anger is often associated with frustration. Di ba pagka frustrated ka sa isang bagay, meron kang pinagagawa at hindi nagawa, galit na galit ka. Hindi yun yung exactly na gusto mong mangyari.
Okay? Praise God. So tandaan po natin palagi yung Romans 8:28. Okay? All things work together for good to those who love God. Alam niyo po, napakaganda po niyang ano niya, yung verse na yan. Kung isa sa mga verses na dapat po natin memoryahin ay ang Romans 8:28. Para kung meron pa mga nangyayari, mga bagay na ayaw mo na nangyayari sa buhay mo, ay meron kang pangahawakan. Di, lahat ng bagay mangyayari ng maayos dahil mahal ko ang Diyos. Nautahan ka, hindi ka ba nangyayari? Hindi, lahat mangyayari ng maayos dahil mahal ko ang Diyos. Amen? Hindi ka na-promote, sabi mo, hindi, lahat ng mga bagay mangyayari dahil mahal ko ang Diyos. Amen? Hallelujah, hindi ka nakapag-travel ngayon, di ba? Hindi, lahat ng mga bagay mangyayari dahil mahal ko ang Diyos. Amen? Hallelujah. Let's always think na palagi pong merong magandang mangyayari sa ating pong buhay. Kahit na sa pangit na mga sitwasyon na ating pong nakikita. Amen? Ha, sige, palakuha ko muna si Lord. Okay. Tandaan po natin palagi, ano po, ang tao po, hindi po palagi yung ini-expect po natin ang gagawin po nila. Tama. Magkakaiba po tayo ng personality. Okay? Yung iba sa atin, di ba, dito sa ABCF, lahat thankful. We're all grateful. Pero yung iba, Christian or non-Christian, maaari nag-expect ka na pasalamatan ka palagi pag may ginawa sa'yo. Isang ganun tayo eh. Kasi nasanay tayo, pag may ginawa tayo dito, papasalamat, binibigyan ka kagad ng pasalamat. Pero sa iba po, baka madidisappoint ka, di ba? You're expecting a person to thank you, eh, hindi nagpasalamat. So, ang loob mo? Nakaranas po ba tayo ganun? Hindi po tayo magkapareho. Meron po talaga na hindi pa, wala pa sa level mo. Okay? Na palaging nagpapasalamat. Okay? Amen po? At alam niyo po ba, nakakatuwa po pagka hindi po tayo nakatanggap ng pasasalamat, there's a reward coming from the Lord. Siya yung magre-reward sa inyo na masigit pa dun sa pasasalamat lang na salita, okay? Praise God. Kasi unang-una sa lahat, nabago ang karakter mo. And then ikalawa, God will bless you. Okay? Kaya pagka meron kang ginawa na mabuti sa kapwa mo, hindi magpasalamat, and then, so be it. Diba? God will bless you even more. Okay? Kaya po, kung meron pong bunga ang pag-ibig, meron din pong bunga ang galit. Kaya po, napakahalaga, ano po, na wag po nating hintayin na umani po tayo doon sa bunga ng galit. So, ano po ba yung bunga ng galit? Unang-una sa lahat, for anger gives a foothold to the devil. So, sino po ba si Taneng? Okay? Si Taneng, siya po yung promotor ng kalungkutan, siya po yung promotor ng kahirapan, siya po yung promotor ng kasinungalingan, siya po yung promotor ng mga kamalasan, lahat po ng mga pangit na mga bagay na nangyayari sa mundong ito, siya po yung promotor. Okay? Kaya napakahalaga, ano po, na huwag po nating bigyan ng puwang, huwag po nating bigyan ng pagkakataon na makakilos ang kaaway sa atin pong buhay. Okay? Alam niyo po ba na pagka minsan ay yung galit, minsan po nauuwi po sa patayan. Meron nga po sa Pilipinas, kaibigan, nag-inuman, nagtalo, and then nagkagalit, nagkagalit, and then nagsaksakan. Hindi po ba? Marami po yan. Marami po istorya sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Nangyayari po. Minsan kahit po sa mga magpapamilya. Kaya po napakahalaga na huwag po nating panatilihin na yung galit ay manatili po sa atin bago pa lamang lumubog ang araw. Okay? Ibig sabihin, sa isang araw lang, okay lang, isang araw lang yung galit mo. Sabihin mo sa katabi mo, one day lang expiration ng galit ko. Expired na siya bukas. Okay? Okay? Di mo ba? Dapat may expiration yun. Na-expired yun. Okay? Kaya po ang demonyo, wag po nating hayaan na makakilos po sa atin. Bakit po? Ang demonyo po, galit po yan sa Diyos at galit din po yan sa bawat sa po sa atin. At palagi po yan nakaabang para makasingit sa ating pong buhay. Okay? Pagka nagagalit ka, siya yung pumapaypay para mas lalo pang lumakas. Parang nagbabarbecue ka, di ba? Siya yung pumapaypay. Sige!
Di po ba? Kaya pag galit ka, di ba? At saka isa ba, yung galit, ano na pong nagagawa po ng galit? Pag nagagalit na, high blood ka. Hindi mo na napapansin, pero umuusok yung tenga mo. Tama? Na high blood ka, and then, ano ba po yung tumataas yung cholesterol level mo, lahat. Ibig sabihin, maging sa kalusugan mo ay hindi maganda pagka ikaw ay nagagalit. Kaya sabi na, unforgiving spirit is the devil's playground and later on becomes the Christian's battleground. Di po ba? Forgiving, pagka hindi ka nagpapatawad. Alam niyo po, meron din po kong struggle sa hindi po pagpapatawad. Kasi po, minsan po nasa pamilya eh. Okay? Pagka nakita mo na hindi nagpapatawad, yung sa pamilya ninyo, para bang namamana mo rin. Kaya po, nakakatuwa pong Panginoon dahil sa kanya pong biyaya ay marunong na po akong, madali na po akong magpatawad. Amen? Okay, so ganun din, sabi niyo sa katabi mo, madali na rin din ako magpatawad. Okay, praise God. And then, unforgiveness, ang hindi po pagpapatawad, it develops bitterness. Ano po yung bitterness? Hinanakit. Nakapagdudulot ito ng hinanakit sa ating pong buhay. At ano yung nagagawa po ng hinanakit? Nakapagpapatigas po ito ng ating pong puso. Di ba? Alam naman po natin yung matigas na puso. Ano po yung resulta po ng matigas na puso? Yung matigas na puso ay hindi na po yan maitama. Hindi na po yan mataniman ng salita ng Diyos. Matigas nga eh. Di ba? At yung may mga matigas na puso, tumitigas din ang mga mukha. Di ba? Kasi hindi nang umingiti yan, hindi mo ba? Tigas ng mukha. Di ba? Kasi tigas kasi ng puso. Okay? Amen. Hallelujah. Kaya dito, walang matigas na puso, lahat nakangiti. Amen. Okay. Alam mo, meron pong, there's a story about a pastor na po, meron pong lumapit sa kanya na mga, na medyo guwaping na, medyo may edad na lalaki. At ang kanyang nire-request, ano po, para pong si pastor po yun, ano po, pera. Okay. Okay. Okay, so, ibig sabihin, mga kapatid, so, lumapit po siya, sabi po niya, ay gusto po niyang magpakasal uli. So, sabi niya, dali mo dito yung babae para makausap ko siya at mabigyan ko ng counseling para maayos natin yung kasal ninyo. Pero sabi nung lalaki, nung medyo may edad na lalaki, sabi niya ay, Pastor, medyo may sasabihin po muna ako sa inyo. Ang sinabi niya, sila pala ay dating mag-asawa. Pero, dahil sa galit, sila ay nag-divorce. So, during those years, pero after 30 years, tsaka lang nila nalaman yung kanila pong pagkakamali. Okay. Kaya kung divorce ka ng 30 years, may pag-asa ka pa. Okay. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, ano po? Sinayang nila yung 30 years. Kasi nanatili po silang single eh. They love each other so much. Kaya lang po, ang nangyari ay galit sila. Nagkaroon po sila ng galit, walang pagpapatawad. Kaya ang nangyari ay yun po yung naging resulta ng kanila pong galit at hindi po pagpapatawad sa isa't isa. Amen? Kaya huwag po natin pahirapan ang ating sarili. Amen? Hallelujah. Kinakailangan palagi po tayong maging pagpatawad at huwag po natin mananatilihin ang galit sa ating pong buhay. And then, another tip po ni Apostle po, sabi to, if you're a thief, quit stealing. Nung panahon pong yun, ang mga magnanakaw po palagi, karamihan ay yung pong mga slaves. Yung pong mga alipin. Kasi po bakit? Hindi sila napakain na maayos. Hindi sila nababayaran na maayos. Ang pagtrato sa kanila hindi maganda. Kaya minsan nagkakaroon po sila ng galit at sila po ay nagnanakaw. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, during that time, huwag po tayong magnakaw. Quit stealing. Instead, use your hands for good hard work. So ganun din po sa atin. Applicable din naman ito sa atin. Hindi po ba? Na huwag po tayong magnakaw. And then at the same time, ay huwag po tayong gamitin po natin ang ating pong kamay sa pagtatrabaho. At pagkagamitin po natin ang ating pong kamay sa pagtatrabaho, huwag pong isipin po lamang po natin sa palagi ay sarili natin at pamilya po natin. Isipin po natin na tayo rin po ay makatulong po sa iba. If you will always think this way, ang blessing po ng Panginoon ay agos, aapaw sa inyong buhay. Because God has created us not only to be blessed,
God has created us to be blessed, to be a blessing. Okay? So, ang sinful nature po, ano po? Ang sinful nature po natin ay si Satan, yun po yung kanya pong nature, to steal, to kill, and to destroy. Pero ang godly nature po natin, we should be hardworking. We should be forgiving. Diyos po yan eh. It's a godly nature. Nature po ng Diyos yan eh. We should be telling the truth. We should be generous and giving to others. Okay? So, bakit po kaya napakahalaga ng spirit of generosity? Sa ating pong church. Bakit po? Kasi po, ang talagang generous na tao ay ang tao na gagamitin ng Banal na Santong Espiritu para daluyan ang kanyang biyaya, daluyan ng kagalakan, daluyan ng kapayapaan. Okay? Kaya po, napakahalaga, ano po, the more that we become generous, the more na lalagak ng Panginoon ang kanya po pong mga regalo at abilidad sa ating pong buhay. So don't use foul or abusive language. So ito naman po, sa pagsasalita. Unang-unang kanina, bago ng hanap buhay, nagbago ng isipan. Ngayon naman po ay pagbabago ng mga sinasabi. Sabi po, we should be excelling in everything, excelling in our speech. Sa pagsasalita, we should also be excelling in our faith. Yung ating po pananampalataya, hindi po panatiling maliit lamang. We should also be excelling in giving. Ano po? Ang ating pong buhay ay dapat po patuloy na lumalago sa pananalita, sa pag-iisip at sa gawa. So, kung alam po natin, so let's filter. I-filter po natin yung ating po mga sinasabi. Kasi po, pagka nasabi mo na yan, hirap mo nang bawiin. Palagi kong illustration, galit ka, so para ka nagsabog ng granada, di ba? So wala ka ng galit ngayon. Pero yung mga nasabugan, sugatan lahat. Tama? So we should be filtering everything that we say. So yung chismis, kakasira po yan. Diba ba? So kung narinig mo, hinto na sa'yo. Huwag mo na ikalat. At yung ating pong bibig at ang ating pong puso is connected. Tanda, alam niyo po ba yun? It's connected because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nilalaman ng puso po natin, ito po yung lumalabas sa ating pong bibig. Kaya you can know a person by the way he speaks. Nakikilala po natin ng tao paano po siya magsalita. Okay? Kaya let's continue to change our heart so that our words will continue to change as well. Tulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, siya po yung author po nito, no? During that time na hindi pa po siya Kristiyano, he was a rabbi. Sabi po niya, kayo mga Kristiyano kayo, papatayin ko kayong lahat. Uubusin ko kayo. Iisa-isahin ko kayo. Kahit saang sulo kayo magpunta, pupuntahan ko kayo. Yun ang kanyang lumalabas sa bibig. Pero nung may encounter niya po yung ating po Panginoon, nag-iba na po yung kanya pong sinasabi. Amen? Siya po yung naging daluyan ng biyaya ng Panginoon. Marahe po siya na isulat. Just imagine, ano po, hindi lamang po sa sinabi, pati sa mga sinulat. Mahigit sa kalahati ng bagong tipan ay sinulat ni Apostol Pablo. Amen? Kaya po napakahalaga that if we really believe that we are in Christ, nagbabago na po yung ating po mga salita. Wala na po yung mga putot kutsinta, mga maanghang na mga salita na lumalabas sa ating pong bibig. Okay? Tandaan po natin palagi, ano po? Tandaan po natin palagi na ating pong salita ay may kapangyarihan. May kapangyarihan na mag-build up. May kapangyarihan na manira. At ang nakakalungkot noon, mga kapatid, ang unang tatamaan, whether you're building up or destroying, ay ang ating pong buhay at ang ating pong pamilya. Kaya we should be careful in everything that we are saying. Magbabackfire po sa atin lahat. Kasi kung anong ating tinanim, ayun din ating pungaanin. Okay? Okay, sabi mo sa mo, ingatan ko na mga sinasabi ko. Okay, praise God. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember,
He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Okay, so sabi, wag po natin bigyan ng kalungkutan ang banal na Santong Espiritu. Sino yung banal na Santong Espiritu? He is in us. Siya po yung nasa sa atin. Wag po natin siyang bigyan ng kalungkutan. Para pong bata yan eh. Ang bata po, pagka hindi po sumusunod sa kanya pong magulang, di po ba galit ang magulang po sa kanya? So, ganun din po ang buhay po natin. Nalulungkot ang magulang pagka nagiging pasuhay po yung mga anak. Kaya po napakahalaga. So, ganun din po ang relationship po natin sa Holy Spirit. Nalulungkot po siya pagka tayo po hindi po sumusunod sa kanya. Kaya, siya po ay nalulungkot pagka tayo po ay inahayaan po natin na may mga pangit na mga naglalaro sa ating pong isipan. Siya po ay nalulungkot pagka meron po mga bagay na lumalabas sa ating bibig na hindi po maganda. Siya po ay nalulungkot. Siya po ay nagigrieve ang kanya pong puso pagka tayo po ay gumagawa po ng mga bagay na hindi po maayos. Kaya po, napakalaga mga kapatid that we should live a life of truth. Mabuhay po tayo sa katotohanan. Control po natin yung ating pong galit. Control po natin yung ating mga sinasabi. Forgive, forget, and move on. Move on na po tayo. Tagal na nun eh. Diba? Nasaktan ka, move on. Diba? Successful ka, 3 years ago, move on. Okay? Huwag mong gawing monumento yan. Okay? Then, work hard with intention of becoming a blessing unto others. Let's work hard para hindi lang po tayo pagpala. Palagi po natin isipin para maging pagpapala ako sa marami pong mga tao. Okay? And then for sure, God will bless you more than what you can ever think or imagine. Remember that the Holy Spirit is in you, who is greater than He who is in this world. Tanda po natin palagi, ang banal na Santong Espiritu na nasa sa atin ay mas higit pa sa Espiritu na nasa mundong ito. And then, by doing this, mga kapatid, we are guaranteed that one day, the day that He comes back, tayo ay kasama po niya. Amen? Hallelujah. So, ilan po sa atin ngayon ang gusto talaga mabuhay ng buhay na walang nang galit, wala nang puot. Gusto mo na mapuno ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Panginoon, maraming salamat dahil wala na pong mas mahalaga sa buhay kundi kami ay mapalapit sa iyo. Holy Spirit, we want you. We want you. Come down. Be at home in our hearts today.